luto tayo ng inabraw or dinindeng with the twist. Version ni Grandmamala. Ilocano, Kapampangan na ano yan. Version. Ito ang ating mga ingredients. Garlic, onion, 3 slices of ginger, 2 pieces tomato. Ito yung hibe o yung hipong maliliit. Binabad ko na siya, inugasan na. Ito ang palaya, okra. Yung okra, buo ko siyang inilalagay, di ko pinuputol para hindi maging masyadong slimy yung sabaw. And then, patola, kalabasa, or kabutsa. Instead of kamote, kalabasa ang ginamit ko. Pagka yung kabutsa, di ko tinatanggal yung, ano, yung skin niya. Gusto ko yung skin niya crispy. And then, itong suchoy, or yung pechay. Para siyang pechay, pero yung kanyang stem is green. Ayan. Ang ating pang, ito pa, ang olive oil, or any cooking oil. Tapos, di makukumpleto yung bagoong isda, or anchovies. At ating pansahog, tilapia. Pipirito muna po natin yan bago ilagay sa ating inabraw. Yun, magpipirito na po. Okay, mainit na yung ating pan. Lagyan na natin ng olive oil. Mga 2 tablespoons of olive oil. Start na tayo mag-isa habang pinipirito ko yung tilapia na pang sahog. Ayan. Ayan. Pwede na yung ating garlic. Pwede na natin ang ating onion. Ayan. Sabay na yung ating ginger. Background ng aking apo, si Baste. Kilala nyo na yon. Aking makulit. Makulit na apo. Hintayin lang natin maluto itong sibuyas. Tatagtag natin yung ating kamatis. Translucent na yung ating onion. Luto na siya. Luto na siya. Pwede nilagdag yung ating kamatis. Hintayin natin lumambot yung kamatis para mapalabas natin yung kanyang juice. Pag lumambot na siya, ang tawag doon, pipisain o i-squeeze natin siya para lumabas yung juice. Okay, after 2 minutes, check natin kung malambot na yung kamatis. Pwede na siyang air. Malambot na siya. Pwede na natin squeeze. Isa in. Hindi ko lang pa anong term doon. Anong term doon sa... Yan, dinidiinan. Dinidiinan natin siya para lumabas yung kanyang atas. Itong inabraw na to eh, Grandmamala's version, Kapampangan, pero may ano ng Ilocano. Pagka kayo nasasawa na sa kain ng karne, mga masarsa, ito ang masarap kainin. Ngayon, nilalagay ko na itong hipon. Pero nasa ano to, 3 tablespoons. Medyo may alat na yung ating hibi, kaya siguro mga 2 tablespoons lang itong ilalagay ko. Then, magdadagdag na lang tayo mamaya ng salt kung kulang pa. Ano na ang halibaybay.
hindi pala fish sauce yun. Ano tawag doon? Bagoong isda. Ngayon, lalagay ko na yung ating kalabasa or kabutsa. Bali, nahugasan ko na po lahat ang ating vegetable. Papakuluan natin yan hanggang sa lumambot. Para lalabasin natin yung sweetness ng kalabasa. Lagyan ko siya ng konting tubig para di masunog. Habang papakuluan natin siguro mga 5 minutes. Lagay ng kalabasa, haluin natin siya, then turn natin yung heat sa medium high, itayin natin kumulo at atin ng takpan. Pakuluan natin ng mga siguro 2 to 3 minutes hanggang sa medyo lumambot yung kalabasa, then haluin ulit natin. Yung ating heat, ita-turn ko muna sa medium heat na. Kanina medium high, ngayon nasa medium heat. Ayan, after 3 minutes, haluin uli natin yung ating gulay. Ayan, madambot na yung kalabasa, okra. Okra at ang palaya. Ayan. Meron kayong option, you can put any vegetable na nasa bahay ko. Yung iba, kamote ang inilalagay instead of kalabasa, spinach, or saluyot. Pero ako, yung sa dahon na ilalagay ko nga yung ano, sochoy. O yung green version ng pechay. Panuli natin, hintayin natin maluto itong vegetable. O yan, hindi kasi sabay-sabay naluluto yung vegetable, kaya tawag doon. Hindi natin pagsasabay-sabay ng paglalagay. So mga 2 minutes na nasa medium heat pa rin yung ating setting ng kalan. Next, haluin uli natin at yung patola naman ang ating dadagdag sa sunod na ngayon. Luto na rin yung ating pansahog. Okay, ang luting. Papahanap ako ng bulaklak ng kalabasa kahit frozen eh. Mas masarap yun. Mas masarap sana kung meron nun. Pero paano yung vegetable na nasa kitchen? Pwede na. Pwede rin lagyan ng talong. Kaya masyado ng marami, hindi naman ano, hindi mabilis sa bata ang gulay, kaya hindi ko lang lagyan ng talong. Ngayon, dagdag na rin natin yung ating pechay or suchoy. Haluin. Yung kalabasa natin eh, may ano yan, may tamis. Para siya yung kamote. Yung alokano ay lalagay talaga kamote. Pero ako ito kalabasa, inilagay ko. Yung
tawag dito eh, kabocha. Dagdagan natin siya ng konting tubig. Papakilagay mo na yung ano, yung isda. Ito na yun. Siguro ano, ano, dagdagan ko pa ng tubig. Ayan. Dagdagan pa natin ng tubig. Gagamitin hot water. As usual, para ma-maintain yung temperature ng ating niluluto. Pwede nang ilagay si tilapia. Simpleng-simple lang po siyang iluto. Yung iba, hindi na nila ginigisa. Pinagsasama-sama na lang nila inapat. Pero si Mamala, ito yung version ko. Iginisa ko siya. Kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang version. Kanya-kanyang trip. Asarap. Asarap lang. Okay, pakuluan uli natin. Naka-low medium lang po siya. Patuloy pa rin yung pagkulo niya. Pakuluan natin siya hanggang 5 minutes. Napakabilis lang po niyang iluto. Hindi rin natin masyadong pakakalambot yung vegetable. And after 3 minutes, 4 minutes po. After 4 minutes, ayan, binuksan ko na ulit para matikman natin. Last touch. Tikman natin yung sabaw. Kulang. Malambot na yung gulay niya. Malalasahan mo yung sweetness ng kalabasa at yung konting pait ng ampalaya. Ngayon, lalagyan na natin ng konting asin. Konti lang. Konting magic syrup. Ayan, tapos na ang 5 minutes. Ready to eat na. Sandok na. Kain na kami. Ito ang aming dinner. Ito lang kakainin ko, no rice. Bulaklak ng kalabasa. Okay. Grandmamala's in a brow is ready. Ready to eat. Po ang ating in a brow. Okay, marami salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like at subscribe sa aking channel. Okay, bye-bye everyone. Have a happy and healthy life. This is your Grandmamala. Stay safe. God bless.